Yung nangyari po kasi sa akin po, sir, dito po, biyak po yung ulo ko po. Tapos kung Hindi. Ang tinatanong ko, Sergeant Alabata, sino yung kausap mo na kasama mo sa kwarto? Yung companion mo? Hindi ko na po matandaan po. Watcher mo, yung watcher doon sa ospital. Watcher mo. Sino nag-alaga sa'yo? Kasi sabi ni doktor, narinig pa kayo ni doktor na nag-uusap. So ibig sabihin, you were conscious at that time. Hindi po. Sino yung kausap mo? Kung may po, itandaan ko po kung sino yun po. Kasi actually po, hanggang ngayon po, actually po, sakit pa rin yung... Ay, sige kang po dyan, sige kang sa ulo mo. Sorry po. Ay! Sorry, sir. Anak ko. Huwag mo kaming bilugin dito. Yes, sir. Ha? Copy, sir. Sabihin mo lang ang katotohanan, Sergeant Alibata, ha? Yes, sir. Kasi gusto natin malaman ang buong katotohanan dito sa hearing nito. Yes, alam mo, kawawa naman yung chairman namin. Araw-araw na nag-hearing. Halos hindi na kumakain, halos hindi na natutulog yan. Kaya gusto natin malaman yung buong katotohanan at para matapos na ang hearing na ito. Kaya magsabi ka lang ng buong katotohanan, ha? Yes po, sir. Or else, baka gumaya ka rin sa pulis kagabi. Kaya magsalita ka na ng totoo. Yes po, sir. Ha? Okay, sino ang kasama mo? Sino ang kausap mo? Sa kwarto, pagkatapos ka operahan ni doktor. Dahil sabi nga ng doktor, you were already conscious and narinig niya ang mga conversation ninyo. Yes, sir. Sino ang taong kausap mo? Pasensya na po, sir. Itanong ko kung babae o lalaki. I-focus yung camera dun sa ano? O sige, game. Babae ba or lalaki yun po? Baka yung kasin po. Babae, malay ko. Yung doktor, kasi... May nakapunta doon na isa lalaki. Para nagbigay lang. Hindi, tanungin natin si Doktor Doc. Hindi ko lang. Sino bang kausap niya? Babae? Female o male? Go ahead, Doc. Most of the time, it was a female watcher who comes in and takes watches over the patient. Okay, wala siyang regular watcher, Doc? He has a regular watcher who comes in, who takes care of him, and sometimes... Natutulog doon? Ano po, sir? Is she sleeping there in the room? We always require a watcher 24 hours a day so that... Yes. She stays beside with the patient. All right. Staff Sergeant Alibata? Yes, sir. Babae yung kasama mo. Sino yung babae? Na nagpapantay sa'yo? Dalawa po ang masasabi ko po. Hindi ko lang po kung sino po sa kanila, si Mrs. or yung cousin ko po na babae. Hindi ko po talaga kwan po kasi... Yung sige po, cousin ko or Mrs. ko po. Hindi ko po lang... Kinsan mo o Mrs. mo? Pasensya na po kasi yun po, Mrs. ko po or pinsan ko po. Yun po, hindi ko po kan po talaga po. O ngayon, meron ka na, pinsan. Kanina, hindi mo alam. Ngayon, pinsan na. Dandahan ang lalabas yung katotohanan dyan. Yes, sir. Sino yung mas laging nakabantay sa'yo, Mrs. mo o pinsan mo? Hindi ko po. Sino madalas mo kausapin, Mrs. mo o pinsan mo? Mrs. o kasintahan? Senator Jinggoy, I'm sure dalawa tayong senador nito, pinaikot-ikot na lang tayo nitong isang sarinto. With your permission, tanungin ko lang si Doktor. Doc, ang question naman dito is about the gunshot wound niya. Sabi niya wala daw siyang tama.
But your record says that meron kayong mayroon siyang ganyan sa leg. Yes po, sir. Oh, dinay niya kasi nawala na yung scar niya dito. Pero yung exit wound niya dito, andito. Per your record. Ha? Oh, so tapos ang ako natin dito. So dinideny mo ngayon na hindi ikaw yung nasa hospital? Yung ba ibig mo sabihin? Hindi po ako nagsabi nun po. Oh. Yung nasa hospital po, actually po, if I may recall po, if ever makuha ko po, ako po yun. Eh, nagsabi na nga po ako yung nabugbog, ako po yun. Oh, ikaw ba talaga yun? Yes po. About po sa Gansan po, pasensya na po, ang sabi niya dito, tapos lumabas din po dito, eh parang hindi po totoo yun. Baka hindi po totoo, ha? Kasi po, ito po, anak ng baka, ito hindi ka sigurado sa gunshot wound mo. Baka hindi po totoo. Hindi po totoo, kasi yung may... Sure ka? Opo, kasi parang kutsilyo pong nilagay po dito. Pakitaan ka ng medical record ngayon ni doktor. Ha? Pakitaan ka ng medical record. Sige, dinay mo gunshot wound mo. Pero nakita natin kanina yung exit wound mo dito. Pero yung entry wound, hindi makita. Ay, yan yung kiniklaim mo na wala kang gunshot wound. Pakita natin yung record. Yes, po. Dok, sana yung ating kwan, ating sabina, dosistikom. Bilisan nyo, para may lapas si doktor yung kwan, record. Sinabi mo ba na ikaw ang biktima dito? Ba. Sinabi mo ba na ikaw ang biktima? Opo. Ha? Paano mo nasabi yung biktima ka? Hindi po, if ever sa ngayon po magsabi kong biktima po ako kasi lahat po nung nangyari sa akin po, yung sinabi lang na Maril po ako, hindi totoo yun po. So ngayon, kung biktima ka, bakit hindi ka nag-file ng kaso? Ang nangyari kasi po, almost mga 4 to 6 months, hindi ko lang matatandaan yung time talaga po, nag-usap ko po sa pamilya ko po. Ang nangyari po is nag-usap kami, nag-meeting kami kung ano kayo kasi gusto kong i-fight yung pag nangyari sa akin po. Ang problema po, nasa pinagkasalalay po yun sa pamilya po ko. Ngayon, ang sabi po sa pamilya ko po, within kami po lahat na buhay ka naman ngayon, silbi, if ever, pabayaan mo na yan, Diyos lang yung makapakon sa kanila kung ano yung nangyari sa'yo. Kaya yun ang iniisip ko po, within sa pamilya na po, nag-usap kami po eh. Kaya ang ginawa ko po, hindi na lang po ako nung lumabas, hindi 100% hindi mo lang po ako lumabas po. At bakit ka sumibat agad pagkatapos na wala ka na lang, parang bula? Hindi po ako sumibat. Pagkatapos ka nga, kasi isa pa sa pinagtataka namin, ang bilis mong nalabasan ng warrant of arrest. Hindi less po. Than 1 month, ha? Pag-inquest sa'yo, may warrant ka na kaagad at nakapagpiansa ka agad. Sino nagpiansa sa'yo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi po, hindi ko. Basta lumabas ka na lang? Sa pamilya ko lang po. Na hindi mo alam kung sino nagpiansa sa'yo? Yung pamilya ko lang po, guro. Ha? Pamilya ko po. Pamilya? Sinong pamilya mo na nagpiansa sa'yo? Hindi. Tatay, nanay? Wala po, papa ko po. Patay na po, papa ko. Oh, sino ang piansa? Sino nagpiansa sa'yo? Ito, klaro na talaga ito, ha? Sige, mag-like ka. Sir. Mag-like ka. Ready na si Senator Jinggoy. Okay po, sir. Mag-like ka dyan. Mr. Chair. Mr. Chair, malapit-lapit na, Mr. Chair. Yes, Senator Jinggoy. Go ahead. Malapit-lapit na, Mr. Chair. Kaya nga, oy, okay po. Imaginin mo ako. At tinatanong sa'yo ni... Mr. Chair, ang tinatanong... Yes. Alabata, ang tinatanong sa'yo ni Senator Bato... Kung sino ang nagpiansa sa iyo? Okay po, sabihin ko totoo po. Sige. Hindi ko po kanino mo pa sinasabi totoo. Nagpiansa sa akin po. Ha? Hindi ko po talaga alam kung sino 'yung nagpiansa sa akin. Totoo 100%. Himala. Hindi ko po talaga alam. Himala. Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam, hindi po talaga po. Galing sa langit 'yung piansa mo, dumating doon sa korte. Bigla na lang boyla. Hindi ko po talaga alam. Ah, labas ka na. Wala ka ng kaso. Napiyansahan ka na. Hindi ko po talaga alam po. 100% hindi ko po talaga alam po. Sigurado ka? Yes po. Hindi ko po talaga alam. So hindi ka nag-wonder? Sino ang nagpiyansa? Hindi kasi, yun nga po eh. Gusto ko talagang lalabas po. Kaya gusto ko mag-fight ng Chief kaso. Chief of Police. Sawan. Magkano yung bail band, yung bail niya? Yes, go ahead, Mayor. Pwede bang matanong, sir, sino yung direct officer boss niya, sir?
under si Alabata? Sir, the cash bond is 120,000. Ha? The cash bond is 120,000. 120,000 yung cash bond. Hindi po alam saan nagaling yung 120,000. Hindi ko po alam po. Ha? Yes, I think contempt na kita dito ngayon, ha? Pulis ka. Hello. Hindi po alam kung sino nagpensa sa'yo. Opo, hindi po talaga alam po. Ano po sa anak ng... Hindi mo alam kung sino nagpiyansa. Yes, Mayor. Sir, may I ask, how come he managed to get a lawyer, a Manila lawyer pa po? Eh wala pa nga siyang pera, wala siyang alam kung anong nangyayari sa buhay niya. Thank you. Sino nagkuha ng lawyer sa'yo? Galing pa Manila? Hindi ko po alam. 100% yan po, sir. Pasensya na po, sir. Senator Jinggoy! Senator Jinggoy! Wala na yes, ito! Yes, Mr. Chair. Harap-harapan na ito! Harap-harapan na ito! Ang nakakapagtaka, Mr. Chair, bakit hindi kinorek ang pangalan niya sa korte? Binigyan siya ng piyansa under the name of Alfonso Tan. Am I correct? Hindi Noel Alabata? Yes, yes. Correct. That's a good point. Bakit siya... binigyan ng piyansa under the name of Alfonso Tan. Not his real name, not his true identity. Sandali ah, sandali. It's quite confusing. It's quite confusing. So ikaw si Noel Alabata? Yes po, yes po. Lumabas ka sa prisuhan dahil pinyansahan ka sa pangalan na Alfonso Tan. Correct. Alfonso Tan ba nakalagay? Hepe? Alfonso Tan nakalagay sa... Sa bond and order of release, Your Honor. Oh, so ibig sabihin, dapat bumalik ka doon sa prisuhan. Kasi hindi pala pangalan mo yung... Hindi mo pangalan yung... nakabilban, nakapag-post ng kasman. Yes, sir. Hindi yun ikaw. So dapat, you should take custody of this. Dahil, mali yun. Ano yun? Hindi na ako nalang husgado? Ayun nga, nagtataka nga tayo, Your Honor, na ang bilis na kapag nabigyan ng warrant at kapag bail ka agad na release than 1 month. Ganun kabilis ang hustisya sa Negros Oriental. Less than 1 month, lumabas ang warrant. Nakapag-cashman ka agad, hindi niya alam kung sino nag-cashman ng 120,000 at hindi niya alam kung sinong lawyer na provide ng lawyer sa kanya. Puro ito kasinungalingan kung hindi mo alam. Very clear. Siguro, mas maganda kung i-contempt natin na lang natin ito dahil para prison safety. Baka mamaya paglabas nito ngayon, papatayin pa ito dito sa labas. Mr. Chair, before I make the necessary motion, I would like to listen first or see the medical records of the patient, Mr. Chair. Yes, we have that records already. Are the records available? Yeah, for a while, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Records? Chair. Pwede natin ipalabas? At tinatapos na yung subpoena, Your Honor, Senator Jinggoy, once ma-print yan at mapirmahan ni ISPE, ibigay natin dito personally kay doctor para he is free to release the medical records of the said suspect or the said patient. Hintayin lang natin for a while para safe naman si doctor bago niya i-release yung kanyang medical records. But do we need to get the signature of the Senate President, Mr. Chair? Yes, in case of subpoena, under the rules, subpoena ducisticum, it has to be signed by the Senate President himself, not the chairman of this committee. Okay.
Ilang minutes na lang, Your Honor, hintayin na lang natin. You're raising your hand. Sino yung nagtataas ng kamay? Mayor? Yung question ko po kanisa, sir, sino yung direct supervision? Supervisor niya. Para malaman din natin, sir, makaalam ng direct supervisor, ano yung whereabouts ng tao niya? Sino yung boss mo at that time? Kunin mo yung microphone. Kunin mo yung microphone. Sige. That time po, si Sir Pacifical po yung head ko po. Sir? Sir Pacifical po. Pacificador? Pacificar. Pacificar? Yes po. Anong rango? Full name? You give na para ka namang hindi police. Light Colonel po. Sir Pacificar. Light Colonel, first name? Rogelio po. Light Colonel Rogelio Pacificar. PNP? Saan ito si Pacificar ngayon? Pareportin nyo dito. To shed light, bakit nandun yung tao niya doon sa... You were assigned with PDIG, yes, Region 6. Yes, sir. Region 6 at the time. Bakit nakarating ka sa Region 7? Pumunta po ako, nagsindi po ako ng kandila sa papa ko po. Saan? Sa Dumaguete po. Dumaguete? Yes po. Yes po. Nandun yung papa mo nakalibing? Yes po. Yes, sir. Every month po, actually po, may isang araw talaga na pupunta pero hindi yan... Lunes or Martes, hindi po. May time talagang pupunta kasi magsindi po ako doon sa papa ko po. Tapos ngayon po, yung mga 2 to 3 months na po, hindi po ako nakapunta doon. Tapos ngayon pumunta po ako doon kasi magsindi lang po ako ng kandila po. Yun po ang nangyari po. We are here in this committee hearing to ferret out the truth. Nothing but the truth. Kaya kung pwede, sagutin mo ang matanong ko, itong committee rin to ng buong katotohanan. Okay? Number one, sino ang nagpiyansa sa'yo? Ano yung sir? Hindi ko masyadong na-represent. Sino po, sir? Sino ang nagpiyansa sa'yo? Yung totoo talaga, sir, hindi ko talaga alam, sir. Totoo talaga yan, sir. Hindi ko talaga alam. Totoo talaga yan. Strike one ka na, ha? Yes, sir. Yes, sir. Okay lang, sir. Totoo hindi ka nagtanong kung paano ka nakalaya? That time, sir, paano ka nakalaya at may nagpiyansa sa'yo? Hindi ka ba nagulat? Actually, sir, unconscious po ako, sir. Ang ulo ko, sir, biyak po yung ulo ko, sir. Hindi ko po talaga alam kung ano nangyari sa akin, sir. Totoo yan, sir. Hindi ko nga alam kung bakit ako nandun sa ospital, kung ano pangalan ko. Hindi ko talaga alam, sir. Yun talagang totoo, sir. Alam mo, that is quite incredible, ha? Hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo na hindi mo alam kung sino nagpiyansa sa'yo. Totoo, sir. Kasi ako alam ko kung sino nagpiyansa sa akin. Senator Jinggoy. Strike one ka na, Arepata. Yes, sir. Yes, sir. Alam, hindi okay, niya alam kung sino nagpiyansa. Pero alam niya, before nangyari yung insidente, na naka-bulletproof siya. Sige. Walang baril daw. Pero may 2 baril na recover sa kanya. Yun lang. Klarong sinungaling na yun. Ha? Wala kang baril nung panahon na yun. Dinideny mo. Pero earlier, sinabi mo may 2 baril at kinonfirm ngayon ng Chief of Police, 2 baril lang na-recover sa kanya, di ba? Confirm. Klaro na yan. Go ahead, Senator Jinggoy. Yeah. That's my second point. That is my second point, Mr. Chair. Nagsinungaling siya na wala siyang 2 baril. Contrary to the report of the... Chief of Police, na meron siya ng 2 baril na nakuha sa kanya. Ngayon, Sergeant Alibata, pwede ba i-focus sa kanya? Huwag mo na i-focus sa akin, please. Hindi ko nakikita yung reaksyon ng tao. Sergeant Alibata, yes, sir. May dala ka bang 2 baril? Yes, sir. Ano pa, sir? Yun lang, sir. Actually, sir, ang nangyari, sir, makikita po yan sa original CCTV, sir. Sige kang CCTV. CCTV-hin na kita eh. Ha? Paulit-ulit ka. Alam mo naman kung may baril ka o wala. Bakit CCTV pang pasabihin mo na may baril ka?
o wala kang baril? Ha? Ito kasi sir. Alam mo, kung may dala ka o hindi, klarong nagsinungaling ka. Sisitibihin kita dyan. May dala ka bang baril o wala? Wala po. Wala po. Wala po akong baril. So, ibig mo sabihin, sinungaling yung chupupulis mo? Kung... Na may nakuha ang dalawang baril sa'yo? Kung magsasalita pa, bigyan mo ko ng chance magsasalita po ako. Pinagsasalita ka na nga eh. Sige, magsalita ka. Sige. Ito po ang nangyari kasi po. If ever po, makuha ng CCTV kung saan po kinuha nila yung baril. Kasi yung baril kasi po, yung sabi po, if ever may baril po ako, nasa katawan ko, if ever rin po. Tapos ngayon, yung CCTV po, wala po dun. Hindi po nila... nagawa po, pasensya na po, hindi ko magawa ng istorya, pero yung CCTV po, hindi po yun totoo yung CCTV na pinakita po. Paano hindi magiging totoo? Ibig mo sabihin, nagsisinungaling ang CCTV? Ito po, ito, pasensya na po. Did they tamper with the CCTV? How can they tamper with the CCTV? Yes, sir. Ito po, yung CCTV po, makita po yan dun sa taas na yung date and time. If ever ititingnan nyo po, hindi po yung pinakita nila yung date and time. Ngayon po, if ever ikuan mo yung... Tingnan mo, marunong siya, masyado siyang specific. Masyado siyang detalyado. Yung date and time daw ng CCTV, dapat alam niya, nakikita doon. Pero yung nagpiyansa sa kanya ng 120,000, hindi mo alam. Anak ng tinapa. Continue, please, Senator Jinggoy. Okay. Hello, strike two, ha? Wala kang baril. Contrary to the statement of your chief of police na meron dalawang baril na nakuha sa'yo. Alright. Sinungaling number two o number three. Bakit ginamit ni Voltaire yung sinasabi mong pinsan mo, Voltaire Corsino, na ginamit ang pangalan alias Andrew Alfonso Tan? Bakit? Totoo talaga po, hindi ko po talaga alam. Yun talaga ang totoo po. Ang... Sino si Alfonso Tan? Sino si Alfonso Tan? Is there such a human being named Alfonso Tan involved in this case? Ngayon po, ang case po sa akin... Ang nangyari po ang si lumabas na Alfonso Tan po, that time hindi ko talaga po alam. Hindi ko alam kung sino yan, sinong Alfonso Tan yan, hindi ko po alam. Nangyari yan po. Makinig ka, sandali ha? Yes sir. Yes sir. Alam mo, matagal akong pulis, di ba? Yes, kilala mo ako. Yes sir. Chipinte ako, di ba? Yes sir, copy sir. Nag-investigator din ako. Yes, ha? O yung pananagot mo yan, ang, wala na, tapos ka na. Sorry po, sir. Tikok ka na. Sorry po, sir. Ang, para kang hindi pulis. Sorry po, sir. Nakakahiya ka. Sorry po, sir. For the purpose of sinungaling, magsinungaling ka lang, dinadamay mo lahat ng kapulisan dito. Nakasuot ka ng uniforme na ganyan. Nakasuot ka ng tsapa. Tapos puro pagsisinungaling ang gusto mong sabihin dito. Nakakaya ka. Nakakaya ka. Ha? Puro kasinungalingan. Please continue, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Okay, Staff Sergeant Alibata. Nung pinyansan ka, in a short period of time, mahalagang 100,000 plus, under the name of Alfonso Tan, hindi ka ba nagulat na bigla kang nabigyan ng piyansa? Hindi ka man lang ba nagtanong kung sino nagbigay sa'yo ng piyansa? Hindi po. Hindi po. Actually po, ito po, yung paglabas ko na may nagpiyansa sa akin, hindi ko pa talaga po alam kung sino yung nagpiyansa sa akin. Okay. Hindi ka ba nagulat at ang bilis mo nakapagpiyansa? Hindi po ako nagulat po, dahil ako hindi po, ko po alam. Dahil sa ordinaryong kaso, even sensationalized cases, matagal ang pag-grant ng bail ng husgado. Sa iyo, it took only how many weeks? Marami mga sensationalized cases dyan.
It will take them a year or two for the court to grant them bail. Pero sa'yo, less than one month. Less than a month. Using a fictitious name by the name of Mr. Alfonso Tan. E niligawan mo pa yung korte. Hindi ko po talaga mistaken alam. Mistaken identity po. Ha? Hindi ko po talaga alam. Totoo po talaga. Hindi ko malang nagtanong kung paano ko nakapagpiansa under the name of Alfonso Tan? Hindi po. That's quite ridiculous, Mr. Alibata. Opo. Sige po. Okay po. Senator Jinggoy, if I may. Alam yes, mo, Mr. Chair. Yes. Pagpiansa, meron yang corresponding order galing sa judge, di ba? Na for your release. To release Juan Alfonso Tan. Nabasa mo yung order na yon from the court? Hindi po. Hindi. Hindi ko po talaga po alam kasi basta yun ang pangunta, hindi ko wala po alam. Eh hindi ka pa pala pinapirma doon sa pag-release? Ito po, eh, may napirmahan ko, wala lang po, pirma tapos wala lang. Anak na pa! Pumirma ka ng hindi mo pangalan? Hindi po. Ha? Pumirma ka, Alfonso Tan? I am released sa blatter ng police station. Nakalagay yan. I am released in good physical condition. Sign, pangalan mo, Alfonso Tan. Hindi ka pinapirma? May in a medical pa yan. Hindi ko po talaga alam na ano yung... I-produce mo ngayong blatter. Sigurado ko may blatter ito na pumirma siya. So ang pangalan doon, ano nakalagay? Grabing pagsinungaling mo. Dong, nakakahiya ka na. Parang natutunaw na ako dito sa upuan ko. Pulis. Ganun na ba kaulang bayag ang pulis ngayon? Ha? Gumawa ka ng kalukuhan tapos sinungaling ka to death? Aywan ko. Paano? Bakit ka? Nung pinapiansa ka ba, Alibata, did you undergo a medical check-up? SOP yan. Nung binigyan ka ng piyansa ng husgado, did you undergo any medical check-up? Ang sa natpan ko po, doon lang po ako sa kuan, sa police station lang po. Hindi po ako napunta ng... Hindi kami medical check-up. Protocol yun. SOP yun. Very clear na ito, Senator Jigoy. Masasayang oras natin ito. Please, you make the necessary motion. Okay. Please. Since the police staff sergeant Alibata refuses or doesn't know how to answer, refuses to answer my questions, and I think he has selective memory, I am forced to cite this person in contempt, Mr. Chair. Can I move that we cite him in contempt? There is a motion to cite in contempt Police Staff Sergeant Noel Alibata. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant at Arms, Staff Sergeant Alibata is cited in contempt. Therefore, you have to take physical custody of him. Pakainin niyo yan, ha? Ha? Huwag ninyong gutumin. Kasabaling maalala niya yung mga nangyayari, Mr. Chair. Yes, Senator Jinggoy? Tama yun, Mr. Chair. Kailangan pakainin niya baka para baka sakaling maalala niya yung mga nangyayari sa kanya. Baka maalala niya habang nasa loob siya ng kulungan ng Sergeant at Arms. Yes. Maybe we can let the his legal counsel, yung kanya abogada, siguro para i-brief na lang siya baka sakaling maalala niya kung ano yung mga nangyari sa kanya noong araw.